Karirin natin ito. Friday ngayon, meron tayong... Charot. Meron tayong a Friday Aguilar Friday. Yan. Karirin natin itay. Sa mga kabubukas lang ng Facebook page nila. Yan. Sige, Georgian, kaya mo yan. Naka-live na po tayo via morning calls. Huwag po kayo madamot, pwede niyong i-share ito. Okay? Eto na. Eto na. Eto na ang ating Freddy Aguilar Friday. Ang title nito ay Teddy. Sabi, so based sa title, siguro alam niyo na kung tungkol kay alam niyo nang tungkol kay Teddy yung kwento ko. Hindi ko alam kung nakakatakot or hindi ko lang o gusto ko lang i-share. Kasi hindi ko na alam kung kaninong kamay na si Teddy. At sinulat ko 'to para aware ka kung sino ka man na may-ari kay Teddy ngayon. Ang lakas maka Annabelle nitong storya na to. Si Teddy ay galing sa Ukay-Ukay. Binili siya ni Mama para sa bunso kong kapatid na lalaki. First year high school ako nang mangyari to at grade 2 naman yung kapatid ko. Bali, nung unang beses na makita ko yung teddy bear, wala naman akong na-feel na kahit anong ka-excitement sa katawan. At ayaw ko rin naman siyang agawin sa kapatid ko. Kasi mahilig rin ako sa mga ganon. Malaki yung teddy bear, tapos bilugan ang mga mata niya at kulay itim. Tapos mahaba ang mga kamay. Alam mo yung parang unggoy-unggoy na sinasabit sa liib. Ganon din yung form ng arms niya. Mahaba, pero di naman mukhang creepy yung teddy bear. Cute naman siya talaga, to be honest. Pero nung kinuha ko yung teddy bear, at saka tinignan ko sa mga mata, parang iba yung nararamdaman ko. Medyo natakot ako. Pero, hindi ko alam. Basta, habang tinitingnan ko yon sa mata at nakikita ko yung refleksyon ko, kinikilabutan ako. Pero hindi ko pinansin, baka kasi malikot lang ang imagination ko. Hanggang sa magtagal nung nagpo-computer ako ng gabi, saktong wala sila Mama. Nasa tabi ko yung teddy bear. Pakiramdam ko, may katabi akong malaking tao na nakatingin sa akin. Pero, kebs, kasi laruan lang naman yun, di ba? Pero iba talaga yung feels. Tapos, tumatayo yung mga balahibo ko. Pero, kebs ulit, dahil matapang ako eh. Biglang bumukas yung pinto namin ng malakas. As in, yung tipong akala mo may tao. Akala ko, dumating na yung kapatid ko. Pero wala pa rin, kaya sinara ko at pinadla ko. Baka kasi hangin lang. Maya-maya, may kumatok ng 3 beses. So akala ko, kung sino, medyo kinabahan na ako. Kaya tinanong ko kung sino yung nasa labas, pero walang sumagot. Akala ko, gino-good time lang ako ng kapatid ko. Kaya binuksan ko yung pinto at saka ako lumabas para hanapin siya. Pero sakto namang paglabas ko, bumungad sa akin sila Mama. Magkasabay na papasok pa lang sa gate at walang tao sa paligid. Kaya imposible namang sila yun. Sabay-sabay kaming pumasok sa loob. Pagkatapos na baling yung tingin ko kay Teddy na parang nakatingin din sa akin. Nakaupo ito ng maayos at nakatitig sa akin. Doon ako mas kinabahan. Never pa kaming nakaranas ng ganon nang wala pa siya dito. Kaya sinabihan ko si Mama na itapo na lang yung teddy bear, pero di nila ako pinakinggan. Isang gabi na naginip ako na nilabhan daw ni Mama si Teddy at balak na nitong ipasok sa dryer. Bigla itong nagkaroon ng buhay at sinunggaban niya si Mama
at pinagsasakal. Minudmod ang ulo nito sa dryer hanggang magdugo. Takot na takot ako noon nang magising ako. Bumangon ako para uminom ng tubig. By the way, tabi-tabi nga pala kaming matulog sa kama. Sa dulong side, yung bunso. Tapos sa kabilang dulo naman ako. Sa tabi ng dingding. Wala akong makita kaya tumayo ako para buksan muna yung ilaw sa tabi ng pinto ng kwarto. Pero bigla akong pinagpawisan ng malamig nang makita kong si Teddy nakatabi ng kapatid ko sa dulo ng higaan. Yung ulo niya nakapaling sa direksyon ko. Tapos nakayakap naman yung kamay niya sa kapatid ko. Di ako natakot na katabi siya ng kapatid ko dahil di naman yun yung unang beses na itinabi siya ng kapatid ko. Natakot ako dahil umiikot yung ulo niya sa direksyon ko. Kumbaga, sinusundan niya ako ng tingin. Kaya imbis na kumuha ako ng tubig sa kusina, hindi ko na napigilang umiyak at kumbinsihin ng nanay ko na ipamigay na dun o ipamigay na si Teddy bukas na bukas din. O kung hindi, ako mismo magtatapon sa kanya. Sinunod naman ako ng nanay ko. At balita ko, binigay yun ni mama sa kumari niya ng may baby. At kwento daw nito, madalas na may tumatakbong parang bata sa bahay nila pero nadadat na naman daw nilang tulog ang baby. Tapos si Teddy, kung saan-saan daw pumagpwesto at napupunta. At madalas daw may kausap ang anak nila ng mag-isa. Sabi ko, si Ted, sabi daw nung bata, si Teddy daw ang kausap, kaya pinamigay rin nila ito. Wala na akong idea kung nasan si Teddy ngayon at marami pa akong karanasan kay Teddy na hindi ko na isasali dito kasi napakahaba. Galing yan kay others. Sana kung ano man ang karanasan mo kay Teddy at hindi sana kayo naging mag-showa. Baka kung anong karanasan pa yung sinapit niya kay Teddy. Nakakaloka. Sana yun yung kakatakot na lang. Ay, nakuha yan ating Freddy Aguilar Friday.